Good morning, this is Sir Romel Magcalas, your subject teacher for Information and Communication Technology, Computer Hardware Servicing 9, Quarter 1, Module 2, Environment and Market. Isa sa iyong pinakadakilang pangarap sa buhay ay upang maging isang matagumpay na negosyante. Bilang isang tao, may kakayahan kang paunlari ng iyong karakter at pagkatao at kung paano tumugon sa ilang mga hamon at pagkakataon sa negosyo. Maaari itong mangyari sa pamamagitan ng pagkilala ng mga pagkakataon sa paligid mo. Maaari mong itanong sa iyong sarili ang mga katanungan ito. Ano ang kailangan ng mga tao? Ano ang mga produkto at ang mga serbisyo na mga gagamit sa merkado ngayon? Maaari ba silang mapabuti? Maaari bang gawin ng mas mahusay, mas mura, mas mabilis, mas malinis? Maaari bang gamitin ang isang produkto na ginagamit para sa isang tukoy na layunin, para sa iba pang layunin? Ilan lamang iyan sa mga katanungang maaari mong gamitin upang malaman ang pinaka-demanding o angkop na produkto sa inyong lugar. What to know? Needs and wants of people. Needs in business are important things that every individual cannot do without in a society. This includes basic commodities for consumption, clothing and other personal belongings, shelter, sanitation and health, and last, education and relaxation. Needs. Basic needs are essential to every individual so he or she may be able to live with dignity and pride in the community of people. These needs can obviously help you generate business ideas. Mahalaga ang mga pangunahing pangangailangan sa bawat individual upang maaari niyang magawang mamuhay ng may dignidad at pagmamalaki sa pamayanan ng mga tao. Ang mga pangangailangan ay maaaring malinaw na makatutulong sa iyo na makabuo ng mga ideya sa pagnenegosyo. Wants. Wants are desired luxury and extravagance that signifies wealth and an expensive way of living. Wants or desire are considered above all the basic necessities of life. Some examples are the eagerness or the passion of every individual, which are non-basic needs like fashion accessories, shoes, clothes, traveling around the world, eating in an expensive restaurant, watching movies, concerts, plays, having luxurious cars, wearing expensive jewelry, perfume, living in expensive homes, and others. Wants naman ay ang mga naisin, luho, at labis na pamumuhay. Ang mga hangarin o kagustuhan ay sinasaalang-alang kumpara sa mga pangunahing pangailangan sa buhay. Ang ilan sa mga halimbawa ay ang pagkasabik o pagkahilig sa ng bawat individual sa mga hindi pangunahing pangailangan, tulad ng mga sapatos, damit, naglalakbay sa buong mundo, kumakain sa isang eksklusibong restaurant, nanonood ng mga pelikula, konserto, dula, pagkakaroon ng mga marangyang kotse, suot ang mga mamahaling alahas, babango, nakatira sa kahanga-hangang mga bahay at iba pa. TBT 1 TBT 1 Answer the following on a separate sheet of paper. Enumeration. Give at least 5 examples of needs of people. Give at least 5 examples of wants of people. Ang activity na ito ay makatutulong upang maging basehan mo kung anong negosyo ang maaari mong itayo. Dahil nga, ang pangangailangan at kagustuhan ng tao ang pangunahing tagapaghiwatig ng uri ng negosyo na maaari niyang pasukin. Bukod dito, maaari din gamitin ang mga sumusunod. Ang mga gawain at mga uri ng tao sa inyong lugar. Kanilang mga pangangailangan, agustuhan, pamumuhay, kultura at tradisyon,
at oryentasyong panlipunan na mayroon sila. What's more? Lesson 2, Generating Ideas for Business. Here are some ways by which possible ideas for business. Number 1, examine the existing goods and services. Number 2, examine the present and future needs. Number 3, examine how the needs are being satisfied. Number 4, examine available resources around you. And last, read magazines, news articles, and other publications on new products and techniques or advances in technology. Examine the existing goods and services. Here are some ways on how to examine the existing goods and product. Are you satisfied with the product? Nasiyahan ka ba sa mga produkto? What do other people who use the product say about it? Ano ang sinasabi ng ibang tao na gumagamit ng product tungkol dito? How can it be improved? Paano ito mapapabuti? There are many ways of improving a product, from the way it is made to the way it is packed and sold. Mayroong maaaring mga paraan ng pagpapabuti sa isang produkto mula sa paraan ng paggawa nito, sa paraan kung paano ito ilalagay sa kanyang lalagyan, at paraan kung paano ito binibenta. You can also improve the materials used in crafting the product. Maaari mo ring mapabuti ang mga materyales na ginagamit sa paggawa ng produkto. In addition, you introduce new ways of using the product, making it more useful and adaptable to the customer's many needs. Bilang katagdagan, nagpapakilala ka ng mga bagong paraan ng paggamit ng produkto. Ginagawa itong mas kapaki-pakinabang at nababagay sa maraming pangangailangan ng mga customer. When you are improving the product or enhancing it, you are making an innovation. Kapag pinabubuti mo ang mga produkto o pinahuhusay mo ito, gumagawa ka ng isang pagbabago. You can also make an invention or introducing an entirely new product to replace the old one. Maaari ka rin gumawa ng isang invention sa pamamagitan ng pagpapakilala ng isang ganap na bagong produkto upang mapalitan ang luma. And last, business ideas may also be generated by examining what goods and services are sold outside by the community. Very often, these products are sold in a form that can still be enhanced and improved. Ang mga ideya sa negosyo ay maaari mo ring mabuo sa pamamagitan ng pagsusuri kung ano ang mga palakal at serbisyo na ibinebenta sa labas ng komunidad. Kadalasan, ang mga produktong ito ay ibinebenta sa isang uri ng paraang maaari pa ring mapahusay o mapabuti. Examine the present and future needs. Look at and listen to what customers, institutions, and communities are missing in terms of goods and services. Sometimes, these needs are already obvious and felt at the moment. Other needs are not that obvious because they can only be felt in the future, in the event of certain development in the community. Tumingin at makinig sa kung ano ang hinahanap ng mga customer, institution, at mga pamayanan sa mga tuntunin ng kalakal at serbisyo. Minsan, ang mga pangangailangan na ito ay halata na at nararamdaman sa kasalukuyan. Ang iba pang mga pangangailangan ay hindi gaanong halata dahil maaari lamang itong madama sa hinaharap sa kaganapan ng ilang mga pagpapaunlad sa pamayanan. Ang halimbawa nito, kung ang isang bayan ay magkakaroon ng pasilidad ng kuryente sa susunod na 6 na buwan, sa oras lamang na iyon, ang negosyante ay mag-iisip o magbuo ng negosyong may kinalaman sa kuryente tulad ng isang photocopier, computer services, digital printing, at iba pa na may kinalaman sa paggamit ng kuryente. Examine how the needs are being satisfied. Needs for the product and services are referred to as market demand.
To satisfy these needs is to supply the products and services that meet the demands of the market. The term market refers to whoever will use or buy the product or service, and these may be people or institutions such as other businesses, establishments, organizations, or government agencies. Ang mga pangangailangan para sa mga produkto at serbisyo ay tumutukoy bilang pangangailangan ng merkado. Upang matugunan ang mga pangangailangan na ito, ay kailangang magbigay ng mga produkto at serbisyo na nakakatugon sa mga hinihingi ng mga mamimili. Examine the available resources around you. Observe what materials or skills are available in abundance in your area. A business can be started out of available raw materials by selling them in raw form and by processing and manufacturing them into finished products. For example, in a copra production town, there will be many coconut husks and shell available as waste products. This can be collected and made into coco rugs or doormat and charcoal bricks and sold profitably outside the community. Pagmasdan kung ano ang mga materyales o kasanayan ang magagamit na sagana sa inyong lugar. Ang isang negosyo ay maaaring magsimula mula sa mga magagamit na hilaw na materyales sa pamamagitan ng pagbebenta nito ng hilaw sa anyo at sa pamamagitan ng pagpuproseso at paggawa nito sa mga tapos ng produkto. Halimbawa, sa isang bayan na gumagawa ng copra, maraming mga has ng niyog at mga shell na magagamit bilang produktong basura. Maaari itong kolektahin at gawing corals or doormat at mga bricks ng uling at ibenta ng may kita sa labas ng komunidad. Read magazines, news articles, and other publications on new product and techniques or advance in technology. You can pick up new business ideas from Newsweek, Reader's Digest, Business Magazines, Go Negosyo, Cap Materials, Small Industry Journal. The internet serves as a library where you may browse and serve on possible businesses. It will also guide you on how to put the right product in the right place, at the right price, at the right time. Maaari ka ding gumamit ng mga magazine katulad ng Newsweek, Reader's Digest, Business Magazines, Go Negosyo, Cap Materials, Small Industry Journal upang makapili ng mga negosyong posible mong pasukin. Bukod dito, maaari ka ding gumamit ng internet. Ang internet ay nagsisilbing isang silid aklatan kung saan maaari kang mag-browse at mag-surf ng mga posibleng negosyo. Nagabayan ka rin ito kung paano ilalagay ang tamang produkto sa tamang lugar, sa tamang presyo, at sa tamang oras. Lesson 3, Selecting the Right Idea. Kapag nagsisimula ka na sa pagkilala sa negosyo, makikita mo sa huli na maraming posibilidad na maaaring magamit para sa iyo. Alin ang pipiliin mo? Kailangan mong piliin ang pinakamainam mula sa maraming posibleng gawain ng negosyo. Mabuting gawin ito sa mga yugto. Sa unang yugto, i-screen ang iyong mga ideya. Pangalawang yugto, piliin ang dalawa sa pinakamainam na negosyong iisip. At panghuli, pumili sa pagitan ng dalawa at magpasya kung aling ideya na negosyo ang sa tingin mo ang may mas malaking potensyal na magtatagumpay. Number 1, how much capital is needed to put up the business? Gaano karaming kapital ang kinakailangan upang ipatayo ang negosyo? Number 2, how big is the demand of the product? Do many people need this product and will continue to need it for a long time? Gaano kalaki ang pangangailangan para sa produkto? Kailangan ba ng maraming taong produktong ito at magpapatuloy na kailanganin ito sa habang panahon? Number 3, how is the demand met? Who are processing the product to meet the need? How much of the need is now being met? Paano natutugunan ang pangangailangan? Sino ang nagpaproseso ng mga produkto upang matugunan ang pangangailangan?
Ilan sa pangangailangan ang natutugunan ngayon? Number 4. Do you have the background and experience needed to run this particular business? Mayroon ka bang background at karanasan na kinakailangan upang mapatakbo ang particular na negosyong ito? Number 5. Will the business be legal, not going against an existing or foreseeable government regulation? Magiging legal ba ang negosyo, hindi labag sa anumang mayroon na regulasyon ng gobyerno? Number 6. Is the business in line with your interest and expertise? Naayon ba ang negosyo sa iyong interes at kadalubhasaan? Ang iyong mga sagot sa mga katanungang ito ay makakatulong sa pag-screen kung alin mula sa mga maraming mga ideya ang makakapagbigay ng malaking basihan kung tama ba ang iyong pinipiling negosyo. Lesson 4. Environmental scanning. Mayroong pangangailangan ng pagsagawa ng pag-scan sa kapaligiran upang makilala ang mga pangangailangan at kagustuhan ng mga tao, ang angkop na lugar para sa iyong misyon sa negosyo, at upang bigyan ng pansin ang mga uso at issue. Maaari rin itong magsilbing isang pagsusuri ng uri ng aktibidad na pangnegosyo na naaangkop sa pamayanan. Environmental scanning is defined as the process of gathering, analyzing, and dispensing information for tactical or strategic purposes. The environmental scanning process entails obtaining both factual and subjective information on the business environments in which a company is operating. Ang pag-scan sa kapaligiran ay tumutukoy bilang isang proseso ng pangangalap, pag-aaral, at pagbibigay ng impormasyon para sa taktikal o madiskarteng mga layunin. Ang proseso ng pag-scan sa kapaligiran ay nagsasagawa ng pagkuha ng parehong makatotohanan at paksa na impormasyon sa mga kapaligiran sa negosyo kung saan nagpapatakbo ang isang kumpanya. Halimbawa, noong mga late 70s, ang mga tao sa pamayanan ay gumagamit ng mga personal na computer. Ngunit dahil na rin sa mitiin ng mga tao na magkaroon ng kagamitan na tulad ng personal computer na maaaring madala sa kahit na anumang lugar, ang teknolohiya ay umunlad upang maging daan sa paggawa ng mga produkto tulad ng mga laptop na maaaring madala sa kahit anumang lugar upang ma-satisfy o matugunan ang naisin ng mga mamimili. Ang environmental scanning ay malaki ang maitutulong sa kung anong negosyo ang itatayo natin, kung mapag-aaralan nating maigi kung anong mga pangangailangan ng tao na maaari nating paunlarin o i-level up para mas maging mabenta sa ating mga mamimili. Thank you for listening. This has been Sir O. Kita-kits ulit tayo next week.